bypass nilang lahat ng yan eh. Dadaan lang yan eh. Kaya nga pinagdadaanan. Dadaan lang. Huwag nating tatambayan. Kasi kapag tinambayan mo, lalo kang mahihirapan, di ka makakaalis. Kaya nga pinagdadaanan eh. Dumaan lang tayo. Continue. Kapag may panloob na kapayapaan, maglalaho ang lahat ng takot, sakit. So, isa pa rin sa mga pinanggagalingan ng karamdaman, yung takot, yung pag-aalala, yung nervyos. Kaya nga dapat mawala sa atin ang lahat ng yun eh. So kapag may kapayapaan, ano ang dulot? Sa atin pong pagbasa, sa atin pong pagninilay, sa ating mga binabasang statement, maglalaho ang takot, sakit at pagkaligalig, at magiging maayos ang lahat ng bagay na itinuturing na mahalaga. Ayon nga sa sulat ni Pablo sa mga taga Pilipos 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa, sa halip ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga hinihingi. Sa panalangin at dasal, nataglay ang pagpapasalamat. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos, sigit pa sa maiisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo. So anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos? Huwag kayong mabalisa. Sa halip, ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ninyong mga hinihingi sa panalangin at dasal, taglay ang pagpapasalamat. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa maiisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Dapat tayo po'y maging mapagpasalamat. Kung meron man tayong hihingin, hingin natin sa Diyos ng may pagpapasalamat upang yung kapayapaan ng Diyos kapag dumating sa ating puso at isipan, yan ang mag-iingat sa atin. Ano ang gagawin ng kapayapaan ng Diyos? Ito yung mag-iingat sa atin. Ito yung magpapanatag sa atin. Di ba may mga tao minsan, may umaaliw sa atin sa gitna ng ating pagsubok, problema. Pumanatag ka, nandito kami, kasama ka namin. Andiyan kami palagi sa iyong likod, sa iyong tabi. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Hindi ba minsan yung tapik lang ng kaibigan na kapag bibigay ng panatag sa atin, di ba? Yung tapik ng mga nandiyan na mga kaibigan nating matalik kapag mayroong umaalo sa atin, napapanatag tayo eh. Dahil sila, hindi tayo iniiwan. E di lalo ang Diyos, ang kanyang kapanatagan, ang kanyang kapayapaan, ang mag-iingat sa ating puso at isipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Pablo. Ulitin natin, Pilipos chapter 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa, sa halip ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga hinihingi sa panalangin at dasal na taglay ang pagpapasalamat. Hindi ko po alam, kayo pong nandyan sa kabila ng live ko, o diba, nandito ako, nandyan kayo. Hindi ko po alam ang inyong mga suliranin, ang inyong mga pangailangan. Lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. May pangangailangan, may problema, pagsubok. Pero pagandahan lang daw yan ng pagdadala eh. Ano daw yun? Sa lahat ng ating mga pagsubok, problema, suliranin, pagandahan na lang daw yan ng pagdadala. Kung gusto mong mabigatan ka, kung gusto mong nahihirapan ka, kung gusto mong nakasimangot ka, o kung gusto mong masaya ka, panatag ka, payapa ka, bakit? Ini-enjoy mo lang eh. Bakit? Eh, lilipas din ang lahat ng yan eh. Dadaan lang yan eh. Kaya nga pinagdadaanan. Dadaan lang. Huwag nating tatambayan. Kasi kapag tinambayan mo, lalo kang mahihirapan, di ka makakaalis. Kaya nga pinagdadaanan eh. Dumaan lang tayo. Pagandahan na lang ng pagdala. Kung gusto nating nahihirapan, kung gusto nating nakasimangot, kung gusto nating galit, o gusto nating masaya, ini-enjoy na lang natin yung buhay. Kaya ba natin yon? Kaya, sa tulong ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Thank you, God, for everything.